Welcome to Imus Pilot Sped Justice Primary with Teacher Clarice. Magandang umaga, mga bata! At nagbabalik ulit si Teacher Clarice. Kumusta ka na? Masaya ako at dahil nasa mabuti kang kalagayan. Pero teka lang, bago tayo magsimula sa ating klase, may ilang paalala lamang si Teacher Clarice. Handa na ba kayong makinig? Una, kailangan umupo tayo ng maayos sa ating upuan habang nanonood ng videong ito. Una, kailangan umupo tayo ng maayos. Ipakita nga yan kay teacher, nakaupo na ba kayo ng maayos? Wow, napakahusay! Pangalawa, gusto ni Teacher Clarice na kayo ay makinig at manood ng maayos. Walang ibang ginagawa, kundi nakikinig lang at nanonood ng maayos. Ipakita nga kay teacher na talagang nanonood at nakikinig kayo ng maayos. Mahusay! At syempre, pangatlo, kailangan sumunod tayo kay mami, kay daddy, kay ate, kay kuya, kay lolo, o kay lola, o kung sino ang kasama natin ngayon sa bahay. At syempre, huwag kakalimutan, dapat susunod din kay Teacher Clarice. Malinaw ba yon? Uulitin ni teacher ha? Una, kailangan umupo po tayo ng maayos. Pangalawa, kailangan makinig at manood ng video. At pangatlo, kailangan sumunod sa ipinagagawa ni teacher, ni mami, ni daddy, ni ate, ni kuya, ni lolo o ni lola o kung sino man ang nakatatanda na kasama natin sa bahay. Maliwanag ba yon? Mahusay! Kamay natin to! Tara! Isa, dalawa, tatlo! Asan si tatay? Asan si tatay? Andito! 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 Nagtago! Asan si nanay? Asan si nanay? Andito! Andito, andito, nagtago. Asan si kuya? Asan si kuya? Andito, 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 nagtago. Asan si ate? Asan si ate? Andito, 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 nagtago. Asan si punso? Asan si punso? Andito, 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 nagtago. Galing-galing nyo naman! Kantahin natin ito ulit! Isa, dalawa, tatlo! Asan si tatay? Asan si tatay? Andito! 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 Nagtago! Asan si nanay? Asan si nanay? Andito! 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 Nagtago! Asan si kuya? Asan si kuya? Andito! Andito, andito, nagtago. Asan si ate? Asan si ate? Andito, 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 nagtago. Asan si bunso? Asan si bunso? Andito, 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 nagtago. Ang galing-galing niyo talaga! Hanggang sa uulitin! Paalam! Today, ang babasahin natin ay Ang Batang Ayaw Maligo. Kwento ni Beng Alba. Guhit ni Marcus Nada. Si Popong ang batang ayaw maligo. Masayang-masaya siya kapag nakakatakas siya sa kuskus ng labakara, dulas ng sabon, at higit sa lahat, sa lamig ng tubig. Popong, maligo ka na! Naghihintay na ang tubig mo sa banyo!
sasabihin ng nanay niya. Tuwing maririnig ni Popong ang salitang ligo, para itong binubuhusan ng isang balde ng malamig na tubig. Kung ano-anong dahilan ang ibinibigay ni Popong para makaiwas lang sa pagligo. Nay, parang may sakit po ata ako. Nay, tatapusin ko lang po itong paboritong palabas ko. O di kaya'y itatago niya ang sabon at sasabihin, Nay, wala na pong sabon! Minsan ay umalis ang mga magulang ni Popong para tumulong sa 3 araw na medical outreach sa kabilang bayan. Iniwan nila si Popong sa kanyang lola. Laking tuwa naman ni Popong! Apo, naligo ka na ba? Tanong ni Lola Erlinda. Opo, Lola! Sagot naman ni Popong. Tingnan po ninyo, basa pa nga po ang buhok ko at bagong palit pa ang sando ko! Pero ang totoo'y binasa lang niya ang kanyang buhok at pinalitan lang niya ang kanyang sando. Aba, oo nga. Pero ano ba yung naaamoy ko na parang amoy araw? Tanong ni Lola Erlinda. Si Blackie po yun, Lola. At itinuro ni Popong ang alagang aso. Sa unang araw na wala ang mga magulang niya, libreng-libre si Popong. Wala siyang ginawa kundi maglaro sa loob ng bahay. Inilampaso niya ang katawan sa sahig. Siniksik ang sarili sa ilalim ng kama. Yippee! Walang pasok! Wala si nanay at tatay! At syempre, walang ligo! Sa pangalawang araw, sa bakura naman naglaro si Popong. Umakyat siya sa puno ng bayabas at hinabol ang mga alagang pato. Yippee! Walang pasok! Wala si nanay at tatay! At syempre, walang ligo! Dumating ang 3rd araw. Wala pa rin ang nanay at tatay ni Popong. At 3 araw na siyang hindi naliligo. Nanlilimahid na siya sa dumi. Magulong-magulong buhok. Nanlalagkit ang katawan. At ubod ng sama ang amoy. Apo, gumising ka na. Abay, mahuhuli ka sa klase. Sigaw ni Lola Erlinda. Bumangon si Popong at dali-daling isinuot ang kanyang uniforme. Hindi na siya nakapagsuklay. Hindi na rin siya nakapagsipilyo ng ngipin. Aba, apo. Bakit parang di ka ata naligo? Ang dungis ng mukha mo. Eh, Lola, pag-uwi na lang ako maliligo. Tanghali na kasi ako nagising eh. Masayang pumasok sa eskwela si Popong dahil muli niyang makakasama ang kanyang mga kaibigan. Maglalaro sila ng holin at patintero. Ngunit, habang nagpapatintero, ay di mapakali si Popong. Kamot sa ulo, kamot sa braso, kamot sa binti, kamot sa pisngi, kamot sa tiyan, kamot sa puwet. Kaya naman, Popong, hindi mo nataya si TJ! Popong, hindi mo nataya si Tintin! Kamot ka kasi ng kamot eh. Siguro di ka naligo, no? Pagkatapos magpatintero ng 3 beses, hindi na isinali si Popong ng mga kaibigan niya. Naiiwang nag-iisa si Popong. Malungkot niyang pinanood ang mga kalaro mula sa malayo. Bakit kaya ayaw nila umakasama? Malungkot na malungkot si Popong. Marami nga siyang pagkain para sa merienda. Wala naman siyang kasalo. Gusto nga niyang makipagtakbuhan, wala naman siyang kalaro. Muli niyang nilapitan ang mga kalaro. Pwede bang sumali ulit sa inyo? Pwede, Popong. Pero, kung nakaligo ka na! Sigaw ng mga kalaro niya, sabay nagtawanan. Tiningnan ng maigi ni Popong ang kanyang mga kaklase. Napansin niya na ibang-iba nga ang itsura nila sa kanya. Maaayos ang kanilang buhok, palilinis ang kanilang mga muka, at mapuputi ang mga ngipin. Samantala, siya na may ubod ng gusgusin at kamot ng kamot.
Dali-daling umuwi si Popong. Agad niyang hinanap ang pinakamabangong sabon, pinakamalaking labakara, at nagsimulang magkuskus. Kuskus dito, kuskus doon, isa, dalawa, tatlong buhos ng tubig. Kuskus dito, kuskus doon, isa, dalawa, tatlong buhos ng tubig. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Popong na masarap palang maligo. Masarap pala ang pakiramdam ng katawan kapag nililinis ng sabon at hinuhugasan ng tubig. Ni hindi niya napansin na malamig pala ang tubig. Pagkalabas ng banyo, may isang sorpresa na naghihintay kay Popong. Wow! Ang bango-bango naman ng anak ko! Sigaw ng kanyang tatay. Nay! Tay! Bumalik na kayo! Bulalas ni Popong. Hinagkan niya silang dalawa. Oo, anak. Sa katunayan, nag-alala kami sa'yo habang nasa kabilang bayan kami. Sagot ni nanay. Maraming bata kasi doon na kung hindi may bungang araw ay may galis aso naman. Dagdag din nanay. Nagkasugat-sugat na nga ang mga balat nila dahil siguro kamot sila ng kamot. Talaga po? Pwede po bang mangyari sa akin yun, Nay? Tay? Oo, anak. Pero maiiwasan naman ito kung laging malinis ang katawan mo. Sagot ni tatay. Napaisip si Popong sa sinabi ng nanay at tatay niya. Naalala niya na muntik na ring magkasugat-sugat ang balat niya dahil sa kanyang pagkakamot. Tiningnan ni Popong ang kanyang mga magulang. Nay, Tay, sorry po. Kasi po, mula nang umalis kayo ay ngayon lang ulit ako naligo. Nagsisinungaling po kay Lola tuwing tinatanong niya kung naligo na ako. Pero mula ngayon, susundin ko na po ang lahat ng mga sinasabi ninyo. At kahit na si Lola lang po ang kasama ko dito, maliligo pa rin ako. Matapos mangako ni Popong, ay bigla itong napaisip. E si Blackie kaya? Ang Batang Ayaw Maligo. At syempre, huwag nating kakalimutan na magpakuha ng litrato sa ating mga magulang habang isinasagawa natin ang ating mga gawain. At kuhanan din ng litrato ang mga sinagutan nating pagsasanay. At pagkatapos, isend ito kay teacher. Naintindihan ba iyon? Magaling! Kaya naman, paalam na sa ating lahat. At hanggang sa muli!